Walang iwanang samahan. 77 taon ng pagsasama ng Pilipino at ng mga lingkod sa pagbabalita. Una sa radyo, una sa Pilipino. DZRH. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa ating headline sa MBC Network News, aumento sa sahod at trabaho mas importante sa mga Pinoy kaysa krimen ayon sa Pulse Asia Survey. Issue ng libing ni Marcos, didesisyonan ngayon ng Korte Suprema. 4-day work week sa Metro Manila, panlutas sa traffic, no window hour, nilawakan pa. Sa trending news, trending mini truck nakipaggitgitan sa katabing truck. Sa good news, Philippine Coast Guard tumanggap ng mga bagong sasakyang pandagat na gagamitin kontra illegal na droga. Sa Alamba News, ano-ano ang mga pakinabang ng Pinas sa joint military operation sa Amerika. Sa news coverage, color changing sensor na imbento. Balita mula sa ibayong dagat, balita mula sa China, spacecraft na may sakay na dalawang astronaut inilunsad. Sa Game Now, page ng WWE nagpropose sa loob ng ring. Sa showbiz, Ai de las Alas tumanggap ng People Award. Richard Gomez pinapapatay ang mga buwayang pulis. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Manila Broadcasting Company sa Pasay City, ito ang MBC Network News. Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Samahan po ninyo ako ng kalahating oras na balitaan. Narito ang detalye ng mga balita. Mataas na sweldo at regular na trabaho. Ito ang dalawa sa pinaka-importante sa mga Pilipino. Batay po yan sa resulta ng survey ng Pulse Asia. Pero ilan nga ba ang mga Pinoy ang naniniwalang dapat itaas ang sahod o take-home pay ng mga empleyado? Alamin natin yan ang kabuong ulat mula kay RHO9 sa Anika Sulia. Mataas na sweldo at regular na trabaho ang dalawa sa mga pinaka-importante sa Pilipino batay sa resulta ng survey sa Pulse Asia. Sa survey noong September 25 hanggang October 1, tinatanong ang mga respondent ng tatlong isyu na gusto nilang aksyonan at gawing prioridad ng Administrasyong Duterte. 46% ng mga tinanong ang mga naniniwalang dapat itaas ang sahod o take-home pay ng mga manggagawat empleyado. Ang iba pang concern ng Pinoy ay mas maraming mapapasukang trabaho, 38%. Pag-control sa pagtaas ng bilihin, 37%. Pagsugpo sa graft and corruption, 32%. At pagbawas sa antas ng kahirapan, 32%. RH9, Sani Kasulya, naglilingkod sa pagbabalita. Ngayong araw, formal nang dedesisyonan ng Korte Suprema kung dapat nga bang ihimlay sa libingan ng mga bayani si dating Pangulong Ferdinand Marcos. Matatanda ang matagal na ang pinagdedebatihan kung dapat nga bang payagan ang dating Pangulo na mahimlay sa libingan ng mga bayani matapos kontrahin ng mga biktima ng martial law. Para sa kabuang detalye ng balitang yan, alamin natin yan mula kay RH48 Sheila Edubas. Didesisyonan ngayon ng Korte Suprema kung dapat pahintulutan na maihimlay sa libingan ng mga bayani ang yumaong dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Magtatapos sa araw na ito ang inisyo ng Supreme Court na status quo anti-order sagot sa petisyon ng mga biktima ng martial law na kontrang ihimlay si Marcos sa libingan ng mga bayani. Napag-alaman na nasa agenda ng mga maestrado sa regular session ang isyo ng Marcos Burial, lalo't maglalaps ngayon ang status quo anti-order. May vigil ang daan-daang Marcos supporters sa labas ng tanggapan ng Korte Suprema habang hinihintay ang announcement tungkol sa desisyon. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita.
Muling binuhay ni election lawyer Romulo Makalintal ang panukalang gawing 4 na araw na lang ang pasok ng mga empleyado sa Metro Manila para lumuwag ang trapiko, lalo na ngayong nalalapit na ang holiday rush. Pero ano nga ba ang mga pagbabagong idudulot ng 4-day work week at magiging epektibo nga ba ito sa pagpapahupa ng trapiko? Alamin natin yan sa report ni RH44 Vien Dacles. Binuhay ni election lawyer Romulo Makalintal ang panukala niyang gawing 4 na araw lang ang pasok ng mga nagtatrabaho sa Metro Manila para lumuwag ang trapiko. Ginawa ni Attorney Makalintal ang panukala sa mga opisyal ng Department of Transportation at Metro Manila Development Authority sa forum ng Samahang Plaridel. Idiniin ni Makalintal na siguradong gagaan kung hindi man malutas ang matinding traffic kung 4 na araw lang ang pasok ng mga nagtatrabaho sa gobyerno at pribadong sektor. Kahit si MMDA General Manager Tim Orbos ay naniniwalang may magandang impact sa trapiko ang 4-day work week. Samantala, ipatutupad na rin ang no window hours sa number coding scheme sa mga sasakyan sa iba pang pangunahing lansangan sa Metro Manila. Ayon kay Metro Manila Development Authority General Manager Tim Orbos, simula sa Nobyembre 1 ay ipatutupad na rin ang no window hour sa CM Recto Avenue, President Quirino Avenue, Araneta Avenue, CP Garcia Avenue, Bulacan, Rizal, Manila Cavite Regional Expressway, Rojas Boulevard, Taft Avenue, Eslex, Shaw Boulevard, Ortigas Avenue, Magsaysay Boulevard, Aurora Boulevard, Quezon Avenue, Commonwealth Avenue, A. Bonifacio Avenue, Rizal Avenue, Arten Road Dalpan, Marcos Highway, at MacArthur Highway. Bukod sa dagdag na lansangang sakop ng no window hour, hinabaan na rin ang number coding scheme ng mula alas 7 na umaga hanggang alas 8 ng gabi o dagdag ng isang oras simula rin sa November 1. Para sa MBC Network News, RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Tanggap tayo ng isang live report, desisyon ng Korte Suprema sa issue ng Marcos burial. Inaabangan na. Nandun ngayon live si RH29, Boy Gonzales mula sa Korte Suprema. Kuya Boy! Dennis, sarado na. Itong sa mga sadali ng mga motorista, itong kahaba ng Padre Paura dahil sa dumagsa ang sa tapat ng Supreme Court ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ang iba sa mga ito, kahapon pa, Dennis, narito kung may siya pagkatapos ngayong araw ng status quo anti-order na ipinalabas ng Supreme Court para sa paglilibing kay Marcos sa libingan ng Mabiyani. Mga nakasuot ko ng kulay pula at kulay puting t-shirt na mga at naka mag-aantamay sila sa magiging pasya ngayon ng Supreme Court sa petisyon na huwag payagang mailibing ang dating leader dito sa libingan ng mga bayani. Karamihan sa mga ito kabilang sa mga nagmarcha pa mula sa Ilocos Norte. Ngayong araw ay inasang pagkapasyaan ng mga magistrado ng Supreme Court kung payagan na mailibing si Marcos sa libingan ng mga bayani. Naigpit naman ang ginagawang pagbabantay ng Manila Police District sa lalupat may mga impormasyon na dito rin susugod ang mga kontra sa paglilibing sa dating Pangulong Marcos. At inaasahan ngayong alas 11 ay sinimulan na lang ang bank ng Supreme Court ang pagtalakay at malalaman kung dapat bang ilibing na o hindi o ipapalawigin pa ang status quo anti-order. Dahil sa ayon sa impormasyon ko, Dennis, sa loob ng Supreme Court, kagabi lang naibigay yung pinakaponente at babasahin pa ng mga sirado, at ngayong alas 11 ng umaga, pagbobotohan nila ang ponente. Meron kasi isang justice na pabor, isang nagponente, isang justice naman na hindi pabor. Yun ang pagbobotohan ng mga sirado ng Korte Suprema. Kuya Boy, wala ba si ano dyan, Governor Aimee? Kahapon nandito, pero ngayon hindi ko pa nakita na dumating. Pero kanina mukhang yung iba pang, kasi pati yung ibang mga mayor ay dumating din dito. Mga mayor sa
Ilocos Norte ay dumating at sa malaking dalawang malalaking lona ang dito at nasasagawa sila ng programa. At yung sa dami kasi ng mga supporters ngayon na Dennis ay pasamantalang isinarado nga itong itong kahaba ng Padre Paura at nasasagawa sila ng programa hindi ko pala masilit kung dumating uli si Governor Amy Marcos. Wala bang chismis na darating? Paano ba yan? Kung darating, magpapakain ba si Governor? Lagi may pagkain yung mga supporters ng Marcos. Kahapon pa, kasi nag-vigil sila kagabi. At dito na natulog yung iba. Yung iba, kanina lamang dumating. Kasama yung kanilang mga anak. At karamihan dito, sa mga supporters ni dati Pangulo Marcos, ay karamihan ay mga matatandang babae. No. At ito yung mga tinatawag nilang The Film, yung First Lady Imelda Romualdez Marcos, yung grupo nila. At ang nakalagay, hashtag, ilibing na si Apo Marcos. Yun yung mga t-shirt na nakalagay. Ito yung mga nakalagay sa kanilang t-shirt na susuot ng mga supporters. Itong tinatawag nilang mga Marcos loyalists. Oo. Ewan ko lang kung nabalitaan mo, Kuya Boy, itong si Chairman Eta Rosales ng CHR dati ay nagsalita dahil umamin daw itong si President Duterte na nagbigay daw ng pera noong nakaraang halalan itong si Governor Amy Marcos at balak daw nilang gawing detalye yan dyan sa pagdesisyon ng Korte Suprema tungkol nga dito sa paglilibing kay dating Pangulong Marcos. Yan ba yung makukonsider? Aabot pa ba yan, Kuya Boy? Eh, mukhang kahapon lang napapresko sila dating CSR Eta Rosales. Eta Rosales. Yun nga yung binabanggit. Pero itinatay naman ni Governor Amy Marcos yung paratang yung sinasabing nagbigay ng support ang pera kay Pangulong Duterte noong nakalipas sa eleksyon. Pero pagbabotohan na yan Hindi na ata kung baka kasama sa mga sinama nila sa mga petisyon siguro na iniyahin dito sa Supreme Court. Oo. Pero ang update lang ngayon, alas 11, pagbabotohan nga nila kung dapat ba ilibing o kung hindi pa nabasa ng mga maestrado yung mga ponente, baka palawigin yung status quo ante order. Ibig sabihin, walang mangyayari paglilibing. At yan ay malalaman kung pagbabotohan nila ngayon kung magpapalawigin ang SQA o hindi o magdidesisyon nila na sila kung payag o pabor o hindi na mailibing sa libingan ng mga bayani itong dating Pangulong Marcos. Paano ba yan, Kuya Boy? Pag may magsasalita ba dyan, maririnig mula doon sa Korte Suprema, may speaker ba dyan o may lalabas si yung tagapagsalita ng Korte Suprema para sabihin kung ano yung naging desisyon? Hindi na, Dennis. Malalaman agad dyan kung may desisyon na. Pagkatapos nang malaman na isa, bigla kasi naglilip yan na may yung desisyon. Pagkatapos ng unbank session ng mga magistrado, magpapatawag ng press briefing si Atty. Chidorte para sa naging desisyon, resulta ng unbank session ng mga magistrado ng Korte Suprema. Oh, iskoran tayo. Sino pinakamarami? Pro o antay? Diyan sa labas ng Korte Suprema, Kuya Boy. Wala akong nakita antay. Mukhang naghintay na lagaantay na lang sila ng desisyon. Natawa naman. Marami yung mga lumad. Pero ngayon, mas marami. Dumadagsa nga yung pagkain dito Wow. Oh. Baka nandyan na si Governor, hindi mo lang nakikita. Palagay ko, sabi, mukhang mag-aabang din Sinisilit ko nga lang ngayon at nakikita ko rito yung mga bata. Dami, kasama yung mga magulang nila. Naku? Sinaman nila dito. Naku? Ayan, medyo meron pa tambol. Naku. Tapos, sinipin ko lang kaperaso na natin ko rin sa segundo lang. Ang dalawa segundo. Kung wala akong makita. Wala. Hindi ko makita, Dennis. Makita. Ganun ba? Itong si Governor si Amy, Governor Amy. At ito na ako sa mismong harapan. Ganun ba? At nakikita ko lang
Yung iba na, wala, Dennis, puro si Portes lang. Puro pro. Dito sa ano, may mga tambor na eh. Lalayo na ako, masyado na sila maingay ngayon. Oo nga. At habang nag-aabang, dito sa... Sige. O, pasigaw na lang, ha, Kuya Boy, kung sakasakaling may desisyon na. Wala daw. Dennis, Pasigaw na lang. Oo. Pasigaw na lang. Dennis, dito sa harap mismo ng Supreme Court. Boy Gonzales, Sari siya 29, naglilingkod sa pagbabalita. Maraming salamat. Nagbabalita ng live mula dyan sa Korte Suprema na walang antay. Ha? Baka naghahanap kayo ng antay ng mga rally. Puro prong nandun, sabi nga ni Kuya Boy. Maraming salamat, 29. Boy Gonzales. Samantala, tuloy ang mga balita sa MBC Network News. Venezuelan arestado sa tangkang pagpapasok ng zombie drug. Hala, buti na lang nahuli. Diyan sa Maynaia, ibalita mo yan, RHO 6 sa Sherwin Bata Alfaro. Sherwin! Dening sa kauna-una ng pagkakataon, ngayon lamang ay nakaingkwentro ang NAIA Drug Prediction Task Group sa tangkang pagpasok sa bansa ng zombie drug na plaka ay si Bureau of Customs na iya Collector Ed Macabeo. Delikado sa tao ang naturang gamot na agad na may mabilis na epekto sa isip ng gumagamit ito. Para umano nga nasisira ang isip ng tao nakakagamit ito at nauwi sa pananakit at pagwawala gaya ng mga zombie, kung kaya sa tinawag ito na pinakadelikadong uri ng droga sa buong mundo. Kagabi ay nakuha sa Venezuela National na si Jenny Peña Pineda Salazar, 22 anyos, babae, ang ikaapat, itong may bitbit na 4 na kilo cocaine at 677 gramo ng methylene diethylpyrovalerone o mas kilala sa pangalang plaka. Inangkang iposit sa bansa ni Salazar ang droga sa kanyang check-in luggage nang dumating sa kaya ng Emirates EK-332 galing ng Dubai. Di umano'y galing sa Sao Paulo, Brazil si Salazar at ito na ang ikaapat na kasong pagtangkang pagpasok ng shipment ng cocaine sa bansa sa loob ng kasalukuyang buwan. Sa ngayon ay hawak na ng PIDEA si Salazar at sa ilalim sa inquest procedure na mga oras ngayong araw. Sherwin, ano itsura nung ano? Ano itsura nung zombie drug? Ano pagkakaiba niyan sa ecstasy o party drug? Itong bit-bit niya na party drug na methylenediethylpyrovalerone o yung plaka ay nasa liquid form at ito'y nakalagay sa isang maliit na container at nung kines nga ng taga-PIDEA yung content ito. So yung content o pareho ng plaka drug na nakukuha in tablet form. At yung plaka drug ay sinasabi globally isa sa mga pinakamapanganib na party drug kung tawagin dahil agad nitong sinisira yung central nervous system ng tao at nagkakaroon ng involuntary muscular movement na siyang nagiging isa sa mga aspeto ng gamot bilang isa sa pinakadelikado dahil parang nawawala sa sarili yung tao kapag ito'y nakaka-take ng sinasabing zombie drug. Kung magiging familiar yung mga nakatutok sa atin at nakatutok sa ating television, pwede nilang hanapin yung plaka that spelled as FLAKKA sa YouTube at makikita nila dito kung ano yung epekto sa tao ng plaka na kala mo nangingisay, nagagalit na sa extreme state of anger at kaya niya nga bumasag ng salamin. Alam mo, parang naparoon yung train to Busan, parang ganun yung karakteristik ng mga tao na nag titik itong plaka medicine. Hindi ko pa napanood. May kopya ka pa dyan, Sherwin? I think siguro in next few reports natin, papakita natin kung ano yung danger ng paggamit ito. Dahil yung mga nagtitik ito, in a few seconds ng pag-intake, magkakaroon ito ng hallucination. Tapos pagkaroon ng hallucination, delusion, hindi na pumapasok yung epekto ng muscular movement disorder. Nakala mo ay kayang-kaya niya nga pumali ng tao. Yung iba nga ay kayang pumasok sa sasakyan sa pagitan ng pagpasok sa salamin ng sasakyan. Kayang-kayang gawin ng tao. So, inuumpog na paulit-ulit yung ulo sa salamin. Nakala mo hindi sila nasasaktan. Sa kahit meron pa silang natamo ng sugat, wala sila sa sarili. Ang nangyayari sa tao para sa hiyaw ng hiyaw, kala mo parang nabaliw na dun sa kanyang droga. At ang pinakamahirap dito, minsan hindi siya humuhupa.
na uwi nga sa pagkamatay yung epekto doon sa tao na nag-take ng natural na droga itong plaka medicine. Okay, maraming salamat, Sherwin! Yan ang Deezer HU sa Range number 6, Sherwin Batalfaro, naglilingkod sa pagbabalita. Nagbabalita ng live sa Range Show 6 sa Sherwin Bata Alfaro. Balak ng Department of Justice na gawing testigo ang itinuturong big-time drug lord na si Kerwin Espinosa na naaresto sa Abu Dhabi laban kay Senator Laila Dilima. Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, bukas siya nabigyan ng legal immunity si Espinosa sa ilalim ng Witness Protection Program, depende sa bigat ng sasabihin o testimonyo nito. Para sa kabuang detalye ng balitang yan, alamin natin ang buong balita mula kay RHO 9, Sunny Casulia. Pag-aaralan ng Department of Justice na gawing testigo ang itinuturong big-time drug lord na si Kerwin Espinosa na naaresto sa Abu Dhabi. Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, bukas siya nabigyan ng legal immunity si Espinosa sa ilalim ng Witness Protection Program, depende sa bigat ng sasabihin o testimonyo nito. Sinabi ni Aguirre na may impormasyon siya batay sa ilang pulis na nagharap ng kaso laban kay Dilima na malapit sa isa't isa si Kerwin at ang senadora. Nasa custody pa ng Abu Dhabi Police si Kerwin matapos mahuli batay sa tip ng nakakilala sa kanyang OFW at inaayos na ang pag-uwi rito para litisin sa mabigat na kaso ng droga. RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Armed Forces of the Philippines, inutusang pulbusin na ng husto ang Abu Sayyaf. Magbabalita si Tuan Florante Rosales. Inatasan ni Armed Forces Chief of Staff General Ricardo Visaya ang 125,000 strong military na gamitin ang lahat ng available na tools of war ng pamahalaan para madurog ng badilong Abu Sayyaf. Inisyo ni General Visayan Directiva sa sinagawang Third Quarter Command Conference ng AFP officials sa Campo Aguinaldo itong Biyernes. Ginawa ni General Visayan ang pahayag matapos ma-neutralize ng armed forces ang 130 Abu Sayyaf members bilang ng kanilang mga leader na sina Muhammad Said Jamiri Jauhari, Musana Jamiri Nelson at Braun Muktalil. Nakumpiska rin ang tropa ang 165 fast crafts na ginagamit naman ng mga bandido sa kanilang kidnapping for ransom activities. Hinip ni General Visayan na may memorandum of understanding naman ng Department of Transportation at AFP na may kapangyarihan magpatupad ng mga regulasyon sa paggamit ng high-speed watercrafts, pagkumpiska sa mga unregistered sea vessels at pagbuwag sa mga illegally constructed ports and wharves. Yan ang DSR H. News, Juan Rosales ng RH21 Leading Code sa pagbabalita. Oh, good news naman, pinawi ng mga mambabatas ang pangamba na mabawasan ng malaki ang kita ng gobyerno sakaling ilibre sa value-added tax sa senior citizens at may mga kapansanan. Kung magkano lang ang mababawas sa kita ng pamahalaan, alamin natin yan sa report ni RH48, Sheila Idubas. Pinawi ng mga mambabatas ang pangamba na mabawasan ng malaki ang kita ng gobyerno sakaling ilibre sa value-added tax ang senior citizens at mga may kapansanan. Lumitaw sa pagsusuri na abot lang ng 8 hanggang 10 bilyong piso ang mawawalang kita sa oras na ituloy ang hakbang na ito. Sinabi ni Quirino Representative Dakila Carlo Cua na ang 10 billion ay halos walang impact sa taunang kita ng gobyerno taon-taon. Ayon sa kinatawan, sa halip na alisin ang VAT exemption para sa mga matatanda at PWDs, babalangkas ng hakbang ang Kongreso na layuning maiwasan ang pag-abuso sa nasabing pribilehiyo ng buwis. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Showbiz! Ay de las Alas tumanggap ng Papal Award. Alamin natin yan, detalye ng showbiz balita mula kay RH43, si Rocky.
Nasorpresa ang komedyanteng si Ai Ai de las Alas matapos na makatanggap ito ng Papal Award dahil sa pagtulong nito sa simbahan at sa mga mahihirap. Ipinagkaloob kay Ai Ai ang Pro Ecclesia and Pontifice, ang itinuturing na pinakamataas na award na ipinagkakaloob ng Santo Papa sa isang tao. Noong Lunes ay ipinost ni Ai Ai sa kanyang Instagram account ang post ni Lay Minister Bo Sanchez na i-congratulate siya nito dahil sa nasabing recognition. Ayon kay Sanchez, hindi makapaniwala si Ai Ai na makarating dito ang pagkilala sa kanya ng Santo Papa kung saan tinanong paumano nito kung bakit siya samantalang makasalanang tao siya. Sinabi pa ni Sanchez na inimbestigahan ng Vatican ang pagkataon ng komedyante kabilang na nakaraan nito at ang mga failure sa buhay, ngunit nakita umano ang pagtulong nito sa mga mahihirap at sa simbahan. Si Ai Ai isang kilalang Marian devotee kung saan nag-produce pa ito dati ng concert na may pamagat na For the Love of Mama sa Mall of Asia Arena. Tumutulong din ito sa pagtatayo ng Kristong Hari Church sa may Commonwealth Avenue, Quezon City. At yan ang aking balita. Ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Samantala, babala sa mga motorista na mabilis magpatakbo. Iwasan po natin ang pagte-text o kaya naman po ay pagtawag sa telepono, ha, kapag tayo ay nagmamaneho. At dapat po ay lagi tayong nakafocus para hindi tayo magaya sa driver ng mini truck na ito na muntik nang bumangga sa traffic cones o traffic barricade dyan mismo sa may Osmeña Highway, dyan sa may Parañaque. Buong detalye ng trending news na yan mula kay RH44 Viet Douglas. Babala sa mga motorista dyan, maging alerto po tayo sa pagmamaneho. Trending ngayon sa social media ang video ng isang mini truck na muntik nang sumalpok sa katabing mas malaking truck dahil lamang hindi napansin ang exit sa Osmeña Highway sa Parañaque City. Makikita sa video na kuha mula sa dashcam na tila nakikipagkarera ang mini truck sa katabing truck nang bigla na lang itong tumigil dahil malapit na pala itong mapunggo ang traffic cones o traffic barricades na papuntang exit. Makikita rin na parang nagigit-gitan muna ang dalawang truck bago tuluyang iniwan ng mas malaking truck. Para sa MBC Network News, RH44, Vian Douglas, naglilingkod sa pagbabalita. Ngayon patuloy ang ginagawang anti-drug campaign ng Administrasyong Duterte. Mas malakas na ang pwersa ng pamahalaan, hindi lamang sa kapatagan, maging sa mga malawak na karagatang nakapalibot sa ating bansa. Dahil ngayon, mas mapapaigting ng pamahalaan ang pagbabantay laban sa grupong nagpupuslit ng droga gamit ang mga pantalan at dalampasigan sa bansa. At para sa kabuuan ng balitang yan, narito ang Good News Report ni RH09, Sunny Cazulia. Nakahanda ng 10 parola class vehicles na binili ng pamahalaan mula sa Japan para umano gamitin sa anti-drug war campaign ng Administrasyong Duterte. Bukod pa sa pagbabantay sa West Philippine Sea, ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson Commander Arman Balilo, may direktiba na para gamitin ang mga parola class vehicles upang tugisin ang mga barkong nagdadala ng droga sa Pilipinas. Dagdag pa ni Balilo, malaki ang may tutulong sa mga operasyon ng Philippine Coast Guard sa tinanggap na BRP Tubataha, isa sa 10 parola class vehicles na binili ng pamahalaan na natanggap ng Philippine Coast Guard sa katatapos lamang na pagdiriwang ng kanilang anniversary. At yan ang ating Good News. RH9, Sunny Cazulia, naglilingkod sa pagbabalita. Tahas ang sinabi ng Pangulong Rodrigo Duterte na ang katatapos pa lang na joint military operation sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos ang pinakahuli na ang military exercise sa pagitan ng dalawang bansa habang siya pa ang Pangulo ng Pilipinas. Pero ano-ano nga ba ang nakukuhang pribilehiyo ng Pilipinas mula sa Estados Unidos? Alamin natin yan mula sa report niya RH49, Rita Salonga.
tahasang sinabi ng Pangulong Rodrigo Duterte na ang kakatapos pa lang na joint military operation sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos ang pinakahuling military exercise sa pagitan ng dalawang bansa habang siya ang presidente ng Pilipinas. Dagdag pa ng Pangulo, nalilimitahin na rin niya ang joint naval patrolling sa may West Philippine Sea. Bunsod ng nasabing direktiba, kinlaro ng Pangulong Duterte na hindi niya tinatapos ang anumang military alliance sa pagitan ng dalawang bansa. Iginagalang pa rin daw niya ang kung anumang treaty na namamagitan sa pagitan ng Amerika at Pilipinas. Bukal ang presidente sa pag-criticize sa bansang Amerika, sa pakikialam di umanin ito sa pagmando niya sa ating bansa. Para kay Duterte, mayroong problema sa Mutual Defense Treaty ng Amerika at Pilipinas dahil hindi nito ginagarantiyan na tutulong ito kaagad-agad pag may gumiyera sa Pilipinas dahil kailangang aprubahin pa ito ng kanilang kongreso. Ngunit, bakit nga ba tayo nagkaroon ng joint military exercise kasama ang Estados Unidos? Ano nakapaloob sa nasabing pagsasanay at kailan ito nagsimula? Para sa kabuuang balita, mag-log on lang sa www.tcrhnews.com. Para sa Alampa News, RH49, Rita Salonga, naglilingkod sa pagbabalita. Good news naman tayo para... Oh, ito good news pala. Para sa mga mahilig magbilad sa araw. Ay, sila, makinig. Lalo na yung mahilig magbeach. Natatakot ba kayo na baka masobra ng inyong pagbibilad sa kainitan ng araw? O sila? Pwes, worry no more dahil naimbento na ang color-changing sensor. Gana kaya kay sila? Re, kung paano ito ginagamit at kung para saan ito, alamin natin sa report ni RH44, Vien Dacles. Mahilig ka bang magbilad sa araw para makakuha ng natural vitamin D? Pero ang problema, hindi mo alam kung kailan ka titigil sa pagbibilad. Hindi na magiging problema kung kailan ka titigil sa pagbibilad sa araw sa pamamagitan ng color-changing smart material. Ito ang isang gadget na magsasabi sa'yo kung dapat ka na pumasok sa loob ng iyong bahay. Ito ang na-develop ni na Andrea Armani, isang Flower Early Career Chair at Associate Professor, at ni Michelle Lee ng Mork Family Department Chemical Engineering and Materials Science sa USC Viterbi School of Engineering. Ang nasabing gadget ay may size lamang na 0.5 by 0.5 millimeter flexible patch at nagiging kulay orange kung saan ang ibig sabihin ay naabot na ng user ang recommended daily dose ng vitamin D ng World Health Organization. Ideal ang nasabing patch sa mga may hilig sa labas o kaya'y mga athletes. Ang maganda pa sa sensor patch na ito, gumagana pa rin ito kahit nabasa at kusang nag-a-adjust kapag naglalagay ng sunscreen ang taong magpapa-araw. At yan ang ating news discovery, RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Balita mula sa China, spacecraft na may sakay na dalawang astronaut inilunsad. Patungo na ngayon sa kalawakan ng dalawang Chinese astronaut na lula ng isang spacecraft na pinakawalan sa Jichuan Satellite Launch Center sa Northern China. Kinilala ang mga astronaut na sina Jing Heiping, 49 years old, dalawang beses nang nakapunta sa kalawakan, at Chen Dong, 37 years old. Nakatakdang dumaong ang spaceship sa Tiangong 2 Space Lab kung saan mananatili ang dalawa sa loob ng 30 araw, ang pinakamatagal na pananatili ng Chinese astronauts sa outer space. Ayon sa mga dalubhasa, aabutin ng dalawang araw bago makarating ang spacecraft sa orbiting laboratory kung saan gagawa ang mga ito ng analysis kung paano mabubuhay ang isang halaman sa kalawakan at para magsagawa ng ultrasound sa kanilang mga katawan. Labis namang ikinatuwa ni Chinese President Xi Jinping ang matagumpay na paglulunsad ng Shenzhou-11 at umaasa umano siya na makakatulong ang exploration para mas tumibay pa ang space power ng China. At yan ang balita mula sa Ibayong Dagat, RH48 Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita.
Sa harap ng mga fans at sa gitna ng wrestling ring, lumuhod ang WWE Women's Wrestler na si Paige sa harap ng kanyang nobyo na si Alberto Del Rio at binigyan ng sing-sing para hingin ang kanyang kamay sa kasal. Naging supportive naman ang crowd sa wrestling ring sa Puerto Rico na sumigaw ng C para tulungang sagutin ni Del Rio ang proposal ng kanyang nobya. Si Paige ay kasalukuyang nasa Women's Division ng World Wrestling Entertainment pero nakasuspendido dahil sa neck injury. Samantalang si Del Rio naman ay dating WWE champion pero pinaalis mula sa WWE. Marami nang nangangamba na maaring tuluyan na ring hindi makabalik sa WWE si Paige at magkaproblema sa kanilang engagement dahil hanggang ngayon legally married pa rin si Del Rio. At yan ang ating balitang pampalakasan para sa Game Now. Ako si Toby Pavon. Binira ni Richard Gomez ang mga pulis na gumagawa ng istorya at pilit na isinasabit ang pangalan ng isang tao na walang alam sa droga. Sa kanyang Instagram account, ipinost ng actor-politician ang tanong kung ano umano ang dapat gawin sa mga pulis na mapaggawa ng istorya. Sinabi pa nito na dapat umano ay patayin ang mga ito. Ipinagdiinan pa ng aktor ang pagpatay sa mga buhayang pulis at sana umano ay pangunahan ito ni Pangulong Rodrigo Duterte. At yan aking balita. Ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Ngayong nasa loob na po ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Lawin, magiging pansamantala lang ba ang maaliwalas na panahon ngayong kaninang pagising natin kaninang umaga? Magiging maulan naman kaya ang ating hapon o gabi? Alamin natin ang pinakabagong weather situation sa buong kapuluan mula sa report ni RH44 Vien Dacles. Vien? Thank you, Dennis. Lalo pang lumakas ang Typhoon Lawin at maaaring maging super typhoon ito bago maglandfall sa Cagayan area sa Huwebes ng umaga at dadaan sa Apayao at Ilocos Norte. Sa Biyernes sa umaga, inaasahang lalabas na ito ng Philippine Area Responsibility o PAR. Huli itong namataan sa layong 1,075 kilometro sa ilangan ng Daet, Camarines Norte. Taglay ang lakas ng hangin na abot sa 185 kilometro bawat oras malapit sa gitna at bugso na abot sa 230 kilometro bawat oras. Kumikilos ang Typhoon Lawin pakanluran hilagang kanluran sa bilis sa 24 na kilometro bawat oras. Nakataas na ngayon ang signal number 1 sa Cagayan, Isabela, Catanduanes at Northern Aurora. Asahan naman ang may light to moderate rain showers at thunderstorms sa mga rehiyon sa Davao at Soccsaryen, habang makararanas naman ang isolated rain showers at thunderstorms dito sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa. Samantala, isa pang sama ng panahon ang binabantayan ngayon ng PAGASA na nasa labas pa ng PAR. Ang nasabing sama ng panahon ay isa ng bagyo na may international name na Sarika. Huli itong namataan sa layong 1,005 kilometro kanluran ng Luzon at kumikilos ito sa bilis na 20 kilometro bawat oras patungong kanluran, hilagang kanluran. Samantala, nagpakita ang araw kanina ng 5:48 na umaga at lulubog naman mamayang 5:34 ng hapon. At para naman sa ating 5-day weather forecast, narito po ating nakalap mula sa MBC Network News Weather Center. Isang kapapasok lang na balita. Pinugutan na ng ulo ng mga preso ang kanilang kalabang mga bilanggo matapos umiklab ang gulo sa loob ng kulungan sa Brazil. Matapos sa pugutan ng ulo, sinunog pa ng kalabang grupo ang kanilang mga biktima kung saan ginawaring hostage ng mga ito ang mga bisitang babae. Ayon kay Regional Government Media Spokeswoman Jessica Lori, ang riot ng dalawang magkabilang o magkalabang grupo ay nag-iwan ng 10 patay. 7 rito ay sinunog at 3 ang pinugutan ng ulo. Anya, gumamit ang mga bilanggo ng mga bato at mga piraso ng kahoy na binaklas ng mga ito sa dingding na siyang ginamit ng mga ito sa pagpugot sa ulo.
Samantala, para sa... Ang hirap mag-segue sa Christmas countdown. Okay, anyways, diretso pa rin. Tuloy pa rin ang Christmas. Tuloy pa rin ang Pasko. Dahil meron tayong 67 araw na lang, 12 oras, 16 na minuto at 30 segundo. Ay, nako, Pasko na. Biro mo, parang more than 2 months na lang. Eh? At mga kababayan, sumayin nyo na naman po ang kalahating oras ng ating balitaan. Mga impormasyong dapat ninyong malaman saan mang sulok kayo ng mundo. Sa ngalan po, nagmubo ng MBC Network News. Ako po ang inyong lingkod sa pagbabalita. Ako po si Dennis, Dennis Antinor Jr. Bukas po, alas 11 na umaga, tuloy-tuloy ang ating balitaan sa MBC Network News.